teachers. Once again, welcome to my channel. So basically, this afternoon, ay isi-share ko po sa inyo kung paano tayo mag-create ng new account natin sa ating LMS or DepEd Learning Management System. Dahil may instruction po galing kay Sir Mark na para ma-prepare po tayong lahat ng mga teachers ng Region 11 for our webinar this Thursday, ay kailangan lahat po ng mga teacher participants ay nakapag-create na po ng account dito sa LMS. So dito sa browser natin, i-type nyo lang po lms.deped.gov.ph. Tapos, ganito na po yung lalabas. So, kung wala pa po kayong na-create na account, dito pa po tayo sa new account. I-click lang natin itong new account. Kung naka-attend po tayo nung webinar natin, yung training.deped.gov.ph, halos kapareho lang siya nitong DepEd LMS. So, yung training, yun ang pinasok natin for that purpose only sa pag-train. Ito, in future use natin ngayong school year, dito na tayo gagamit sa DepEd LMS. So, ito na po yung lalabas na interface after nyo maklik yung new account. So, first box, username. So, ang username ko po, pangalan ko lang po. And then, dito sa password, meron po siyang condition. The password must have at least 8 characters, at least 1 digit, at least 1 lowercase, at least 1 uppercase, at least 1 alphanumeric character. So, dapat ma-meet po natin lahat ng kanyang condition para i-approve ang ating password. So, kayo na po ang bahala mag-create ng sarili niyong password. Ang importante po ay ilista niyo po kaagad sa inyong notebook para hindi po makalimutan. Kayo lang po ang nakakaalam ng inyong password at dapat ay secure po siya. Kasi pag nakalimutan po natin ito ay hindi nyo na po ma-access ang LMS website nyo. Then, dito, type nyo po yung inyong email ad. Preferably, because we are teachers, yung DepEd email po natin ang gagamitin. So, dalawang beses siya i-type yung ating email ad. Then, pagdating naman dito sa first name, suggested po ay all caps. Kagaya nito. At idugtong po natin yung ating middle initial. Then, dito sa surname, all caps din siya. Ganyan po. Then, select city. Ayan. Pag click nyo ng city, automatic po makikita ninyo City of Tagum. So, click City of Tagum. Then, country, Philippines. Pagkatapos, click nyo po itong box ng I'm not a robot. At mayroon siyang verification na sasagutan mo para ma-confirm na hindi robot yung nag-create ng account. Then, click create my new account. So, hindi ko na po siya i-click kasi naka-create na po ako ng aking account sa DepEd LMS. So, suggested rin po ni Sir Mark na hindi po tayo magkakaroon ng double account. So, dapat isang account lang po tayo dito sa DepEd LMS. So, erase ko na lang to dahil hindi na to kailangan. Halimbawa po,
na-create nyo na yung LMS account ninyo, so ilog-in nyo na po siya dito po sa username and type your password and click login. So ito na po yung dashboard ng ating DepEd LMS. So dito po sa ating dashboard, kailangan muna nating i-update ang ating profile. Kasi kung first time nyo pang naka-open ng inyong newly created LMS account, wala pa pong picture dito, wala pa yung pangalan dyan, so kailangan i-update nyo muna yung profile kagaya ng ginawa natin noong nag-training tayo. So dito lang kayo pupunta sa may gilid, dito sa upper right corner, click the scroll down button at click profile. Ayan. So dito po makikita ninyo may nakasulat na edit profile. So i-click nyo yan siya at ito yung lalabas. So ulit, i-check nyo yung mga details kung tama na ba siya lahat, then scroll down. So dito sa box na to, i-click nyo to para maka-upload kayo ng profile pic. Tapos, punta kayo dito sa upload a file. I-click nyo dito upload a file. Then, hanapin ninyo. Pagkatapos nyo maklik yan, click nyo itong choose file. So sa akin, tapos na akong nakapaglagay ng aking profile pic, ito yun siya. So hindi ko na siya i-click na open. So cancel na lang. And then scroll down ulit. Meron ditong additional names. Optional na lang yan siya kung gusto nyong i-fill in. Then merong interest. Nasa sa inyo rin kung i-fill in nyo pa yan. Optional din dito kung maglalagay pa kayo ng iba pang informations ninyo, kagaya ng Yahoo ID, Skype ID, ID number, institution, department, mobile phone, address. And ang last is other fields. So dito sa other fields, name po ng division natin. So nagsulat po ako or nag-type po ako ng Tagum City. Then, after nyo po na sigurado lahat ng mga informations na na-type ninyo para dito sa edit profile, click update profile. So tapos na po ako, kaya hindi ko na i-click yan siya. Dito ako sa cancel. So ito yung dashboard ninyo. So hanggang dito lang muna ang ipapagawa ni Sir Mark. So click natin yung dashboard. Ayan. Kung mapapansin ninyo, merong dalawang option. May timeline at saka may courses. So sa ngayon, blanco pa siya ang courses. So wala pa ang courses kasi sabay-sabay po tayo ngayong Thursday na makikinig sa discussion ni Sir Mark kung paano tayo magdadagdag ng courses at iba pang mga ipapagawa sa atin na may kinalaman dito po sa DepEd LMS. Ngayon po, isishare ko na lang na itong DepEd LMS system created by our central office ay soon magiging free Wi-Fi access po siya. Kagaya na siya ng ating DepEd Commons. Na ibig sabihin, kahit walang load ang data ng mga learners natin at pati na rin sa ating mga teachers, ay pwede po tayong makaka-access nitong LMS system natin basta meron lang cellphone signal. Napakalaking tulong po nito para sa ating mga teachers kasi automated po ang mga functions ng teachers dito sa system na ito. Example po, sa paggawa ng quizzes, sa paggawa ng mga assignments and projects sa ating mga bata, pwede po nating gagawin dito ang mga
activities at yun ay papasukin ng ating mga estudyante kasi i-enroll natin sila dito sa LMS. Tapos, dahil free access siya, so hindi mamumroblema ang mga estudyante natin na wala silang load sa kanilang data kasi libre na nga siya. So, mas madali dito kasi pagkatapos maansiran ng ating mga estudyante ay automatic po ang pagbibigay ng score. At dahil automatic ang pagbibigay ng score, later on, mas madali natin siyang ma-record. Unlike po doon sa modular na manually, i-answeran ng mga bata yung module at isa sa uli sa teacher during weekends. Tapos, mano-mano din tayong mag-check ng bawat isang module ng ating mga estudyante. Isipin mo na lang kung meron kang apat na sections na may 35 students, so i-times mo yan siya, so aabot ng 140 modules na isa-isa mong i-check. So, napaka-tasky po niya. Kung dito sa DepEd LMS natin i-enroll ang ating mga estudyante kasi libre naman siya, mas madali para sa atin ang pag-monitor ng ating mga estudyante. So, napakalaking tulong po nitong DepEd LMS. Our region, dahil tayo na naman ang nauna sa pag-enroll, paggawa ng account, at saka unang sisilip nitong ating DepEd Learning Management System, ay nag-i-encourage po sa ating lahat na tayo po ay mag-create ng account dito para sa darating na August ay handa na po tayo at mas nauna na po tayo na nakagawa ng ating courses at iba pang mga dapat na laman nitong ating learning management system para sa ating pagtuturo. So yan lang po ang instruction sa amin ay mula ngayong hapon, July 14 hanggang bukas, full day ng July 15 ay ini-encourage po lahat ng mga teachers under our school na makapag-create na ng account dito sa ating DepEd LMS. Tapos, kanina sa workshop namin, isishare ko na lang po kung ano yung pinagawa sa amin. So dito po kami pumunta sa site home. Tapos, scroll down natin yung region natin, Region 11, tapos Tagum City. Then, dahil elementary schools tayo, click elementary schools. Hanapin natin yung ating school, F. De La Cruz. Then, ito po yung pinagawa sa amin. Kaming mga school ICT ang in-charge po. Tapos, pinagawa sa amin ay maglagay kami ng subcategory under our school. So, suggested sa elementary ay by grade level. So, nagsimula akong gumawa sa kinder, grade 1, grade 2, grade 3, 4, 5, and 6. So, hanggang dito lang po yung task na i-assign sa aming mga school ICT sa webinar namin kanina. So, lahat po tayo ngayong Thursday ay sasabay sa discussion ni Sir Mark dahil ituturo niya lahat ng mga dapat nating malaman, ilalagay na mga courses para sa ating mga bata. So pag sinabing courses, hindi po ito yung sa college. So ito po yung mga subjects na under sa ating each grade level, subject areas po, na ituturo natin. So, balik na po tayo sa dashboard. So, meron pa pala mga few reminders. Dito po sa ating profile pic, dapat po dahil teacher tayo ay formal picture po. Kung pwede lang ay naka-uniform po tayo. So, kagaya ng nasa example natin. Nasa classroom po ako. So, nasabi ko na po lahat ng mga reminders, instruction sa amin ni Sir Mark. So hanggang dito na lang po yung aking pag-share sa inyo kung paano tayo makagawa ng account natin dito sa ating DepEd LMS system. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli,